So as you can see, hindi nagpo-post yung screen natin. So walang any forms of display. Wala ding respond towards to the mouse and keyboard. So hindi sila lahat gumagana. So paano ba ito ayusin? So tuturuan ko kayo. So yun, yung una kong ginawa, pinatay ko muna yung computer. Tinanggal ko lahat sa saksakan. Pinatay ko yung likod ng PSU. So yan, so nakakalas naman na. So since nasa ilalim yung CMOS battery itong graphics card, so napilitan din akong tanggalin. So una, ang mga kailangan kong gamitin is yung mga ganitong itsura na screwdriver. So ganyan. So siguro enough na to para gawin. So meron dalawang paraan para ma-reset yung BIOS at ma-fix yung issue na ganun. So una, gagawin natin, hanapin natin yung JBOT. So yan. So kung nakita nyo yung JBOT dito sa system, so yun yung isa-short natin saglit para ma-reset yung CMOS. So ilalagay nyo lang yan within 5 seconds. Yun. So pangalawa, kung hindi pa rin gumana sa ganung paraan, so tanggalin nyo na lang yung CMOS battery. Tanggalin nyo lang. So, ganyan. So, ayan. Discharge nyo muna to mga around mga 10 seconds, 30 seconds. So, yun. So, pagkatapos natin i-discharge tong CMOS battery, kailangan natin siyang ibalik sa lagayan niya. So, gagantayin nyo lang yan. Then, i-rebuild na natin yung PC and papakita ko kung naayos na ba o hindi. So, ngayon na yan, na ibalik ko na sa dating pwesto yung graphics card at yung CMOS battery. So, subukan na natin kung gagana ba yung ginawa natin. So kung nakikita nyo, nag-boot na yung system. Lumabas na rin yung ilaw sa keyboard and the mouse. At ito ang una nyo makikita dito. So depende rin naman sa manufacturer ng motherboard nyo kung ano lalabas. Pero ito, MSI B450M Mortar Max. So ito yung nangyari. So gagawin nyo dyan, F1 nyo lang or kung gusto nyo F2. But preferred ko i-set up to automatic lahat at enable lang yung XMP profile. So, yun. Pag in-F1 mo yan, automatic, magre-restart, pupunta ka na lang yan sa BIOS. In order for you to return everything into default sa BIOS. Yun lang naman.